Ang mga Pinoy kilala sa pagiging tigasin at astig. Ang iba pa nga basehan ng pagkakaroon ng maraming anak para sabihin lang na tunay silang mga lalaki. Pero sa hirap ng buhay ngayon, naku naman, kakayanin niyo pa ba ang magparami? Kaya ang tanong, kaya ba ng mga maton na magpa-vasectomy? Ang inaalok na solusyon sa kahirapan at overpopulation ng ating gobyerno, kapalit ang mas maayos na buhay para sa inyong mga minamahal. Nakakabawas nga ba ng pagkalalaki ang pinutol na ligaya? Sa tambak na problema ng mga Pinoy tulad ng matinding kahirapan, patuloy na paglaki ng populasyon, nakakawindang na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Paano kung ang isa sa mga sagot sa problemang ito ay kayo pala, mga tsong? Opo, ikaw, kuya, manong, tatay, daddy, papa, itay, ama. In short, kayong mga lalaki. Kaya nyo bang ipaputol ang inyong kaligayahan at ihinto ang pagkakalat ng lahi kapalit ng mas maginhawang buhay ng inyong pamilya? Pwede kasi sa dami ng ano, sa dami ng populasyon eh. Di na, di ako papayag. May nag-antay pa ako ng junior ko. Kung kailangan, why not? Yes, to vasectomy. Vasectomy, o proseso ng pagputol at pagtali ng vasa deferensya, ang tawag dito. Pinipigilan na makapasok ang similya sa daluyan ng semen at mapigilan ng fertilization sa itlog ng babae. Kinukonsidera ito ng Commission on Population and Development na isang mabisang paraan para makontrol ang paglaki ng populasyon. Sa ibang progresibong bansa tulad ng Amerika, Bhutan, Brazil, Colombia, Costa Rica, Iran, Mexico at Nepal, matagal na itong ipinatutupad ng kanilang gobyerno. Sa katunayan, umaabot na sa mahigit 50 milyong mga lalaki ang nakapagpa-vasectomy na sa buong mundo. Ito rin ang itinuturing na pinakamabisang paraan ng family planning method worldwide. Base sa website ng Worldometer, 2023 tinatayang nasa mahigit 117 million na ang dami ng mga Pinoy. Lumulobong populasyon, nako, sabayan pa ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Tulad na lang nitong bigas, pinag-uusapan ng lahat naglalaro sa kada kilo na 45 hanggang 60 pesos. E biro ninyo, mapapaisip ka talaga paano mo mapapakain ang buong pamilya mo ng 3 beses sa isang araw. Kaya itong nakilala naming si Eman, hindi na nagdalawang isip pagdating sa tanong na vasectomy. Hindi biglaan dahil matagal nang pinag-isipan ng mag-asawang si Eman at Marifel ang paghinto sa paggawa ng bata. Maliban kasi sa tumataas ang bilihin at nahihirapan na rin sila sa kanilang kabuhayan, gusto rin nilang matutukan ang paglaki ng kanilang mga anak. Hindi namin maibuhos katulad nung pagmamahal na binuhos namin sa panganay naming anak. Kumbaga naghati na kasi nandiyan yung baby na infant, tapos nandito si Kuya Jals. Kumbaga, hati na yung oras. Kaya inisip ko, baka madagdagan tayo ulit. Mangyari naman to, hindi natin maibigay lahat ng oras at pagmamahal sa anak natin. Kaya nag-decide na ako noon na magpa-vasectomy na. Inaral ng mag-asawa ang vasectomy at natuklasan na mas makakabuti kung si Eman ang magpapatali. Less hassle sa babae and sa lalaki. So kasi sa ligation, ang hirap. Siguro week ka po magpapahinga sa trabaho mo. Tapos hindi ka pwede magbuhat ng mabigat. Unlike dun sa vasectomy, minor surgery lang siya and parang wala lang. Iinom lang siya ng ano, konting antibiotic. Then kung masakit ay konting mefenamic. Pero yun sa case niya po, hindi na siya uminom ng kahit ano actually. Sa sobrang pagmamahal ni Eman kay Marifel, ayaw niyang nakikitang nasasaktan at nahihirapan ang asawa. Sapat na daw ang ilang beses na siyam na buwang pagbubuntis ng misis niya. Maliit na bagay daw kung siya naman ang magsasakripisyo at mag-undergo ng minor surgery ng tawag ay vasectomy. Mas madali siyang proseso, hindi na kailangan ng maraming gagawin pa sa asawa ko. Ako lang,
medyo nakakatakot din yung, syempre, gagalawing pa rin yung ano. At din, may edad na ako, kumbaga, medyo kahiyaan na yun. Pero okay lang. Ang dahilan ng kanyang desisyon, dati kasing field staff sa DSWD si Eman. Pumasa sa kanyang mga mata ang hirap na pinagdadaanan ng iba nating kababayan dahil sa dami ng anak. Ayaw niya itong maranasan ng kanyang pamilya. Bilang nakapagpavasectomy na, ang gusto niya ibahagi ang kanyang karanasan sa iba para matulungang makontrol ang pagdami ng anak at guminhawa ang buhay ng pamilya. So okay siya. Kasi since si nanay na iwan sa bahay, siya nag-aasikaso ng mga anak. Sa mga katas uuwi si tatay, kumbaga pagod na, kumbaga wala na siyang ano, gagawin, mas okay siya. May recommend ko siya na as gawin nila para mabawasan yung obligasyon, para makatulong din sila sa pamilya, sa asawa nila mismo, at malagaan palalo nila yung mga anak nila. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. Glupako Soap. Empleyado rin si Marifel ng DSWD Calabarzon. At dahil sa naging karanasan ng kanyang asawa, na ituturo niya ngayon ng mas maayos ang kahalagahan ng family planning at birth control sa masa. Meron pong mga willing sa kanya nagtatanong, tapos sa akin din po, kaya naghihintay lang talaga ng schedule. Kasi nag-gather pa kami ng siguro para may bumaba na doktor dito sa area. Kailangan para makagather ka ng 20 na mga willing magpavasectomy. Sabi nila, basta driver, sweet lover. Oh, ayan. Ito na ang mga tricycle driver. Totoo ba yun? Po, ma'am. Oh, basta driver, sweet lover daw. Kaya naman, itong tatay na nakilala naming taga Marikina, komo siya'y nanggaling sa pamilyang napakalaki. Ayun, nag-anak na nag-anak, umabot na sa siyam ang kanyang anak. Ano ba naman yan, Tay? Eh, ikaw, ilan ang anak mo? Isa lang po, ma'am. Magaling, isa lang ang anak. Kabaligtaran na buhay naman ang mayroon para sa isang lalaking taga Marikina City. Dito nakatira sa maliit na bahay si Raul, o mas kilala sa bansag na Kalatog. May siyam siyang mga anak. Pangatlo sa pitong magkakapatid si Tatay Ruel na tubong Marinduque. Nang makapagtapos ng high school, nagtrabaho siya bilang kargador sa daungan ng barko para makatulong lang sa pamilya. Sa nanay, dugdi ang kayod mo. Kaya na kayod ang kayod. Isang tuka lang yun. Hanggang sa makilala niya si Presi, hindi nagtagal ay nagpakasal ang dalawa. At dahil sa hirap ng buhay, lumuwas sila pa Maynila kasama ang buong pamilya. Naging mekanika ko na tapos pulmero, dalawa. Pero kasama ko na yan. Kasabay ng pagsisikap ni Tatay Ruel na mabigyan ng magandang buhay ang mga anak, hindi nila namalaya ng kanyang asawa na lumalaki na ang kanilang pamilya. Nilagpasan pa ni Tatay Ruel ang kanyang ama. Umabot kasi sa siyam ang kanyang mga anak. Hindi po namin plinano, kundi maliit lang dapat. mga apat lang talaga. Dapat ay magpapalaygate na ang kanyang misis noong apat pa lang ang anak nila. Pero si Kalatog natakot. Baka daw lumumbay ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Sa dami kasi ng kanyang mga anak ay kulang na lang gawing araw ni Kalatog ang mga gabi para kumayod. Nakadagdag pa sa kanyang iniisip ngayon ang pagkaka-stroke niya noong Pebrero. Dahil napabayaan niya ang kanyang maintenance sa puso, dahil wala siyang pambili. Hirap ang buhay talaga. Kailangan mo, maanap buhay kayo. Hindi pamilyar sa family planning ang mag-asawa. Sa katunayan, si Nanay Presi, kahit senior na, ay hindi pa rin nagpalaygit. Pwede na akong magpalaygit doon sa apat. Eh, may nababalitaan po ako, mga tiyak, mga ano na, may mga side effect daw po. Na minsan, yung
yung kulang sa ano asawa, maghahanap para po ng ganon. Kaya pagpapipirmahan ko sa kanya yung papel na ayaw niya. Kung maaga daw na nasabi sa kanya ang tungkol sa vasectomy, baka naisipan niyang gawin ito para naman hindi nahantong sa ganito kabigat ang kanilang buhay. Ang hirap pala ng maraming anak, bakit hindi kami nakapagplano ganun? Kakulangan sa kaalaman tungkol sa mga paraan at plano para makontrol ang panganganak. Yan ang isa sa malaking problema ng mga Pinoy. Kaya patuloy na dumadami pa rin ang ating populasyon. Pinopromote talaga ng government na family planning, yung temporary, yun yung mga condom, oral contraceptive pills, yung withdrawal method, yun, yung iba, yun yung mga temporary lang. Pero yung mga permanent na ano, yun yung bilateral tubal ligation, yung sa babae, tapos syempre yung vasectomy sa lalaki. Paalala naman ng mga eksperto, huwag matakot sa gastusin sa ligation at vasectomy dahil may mga klinika na nagbibigay ng libreng operasyon. Ang number one talaga dapat is mass education sa mga tao. Dapat alam nila. Yun nga, dapat ituro sa mga tao, okay, lalo na kung ano to, kung family control to, yung talagang tutukan ng hindi lang gobyerno pero yung siguro sa LGU levels pa lang tutukan yung mga couples no, na ano yung naidudulot na maganda ng birth control, ano yung kakatakutan or hindi kakatakutan, ano yung mga adverse effects nito, meron ba? Bakit i-define yung mga dating nalalaman ng mga tao. Paliwanag din ni Dr. Camille, walang dapat ikatakot sa vasectomy dahil pipigilan lang naman nito ang pag-fertilize ng sperm cells para makabuo ng bata. Walang magiging epekto ito sa pagkalalaki o pagkamacho ng isang tao. Actually, wala naman kasi sabihin mo na nalalesen ng sex drive dyan. Kasi ang pinupunto lang naman dyan is for you to be able to control yung pag-ano ng semen. Pero yung para sabihin mo na gagawin mo na talagang mawawala yung libido, yung sex drive, imposible yon. Kasi nandun pa yon, kompleto yon, tinali lang yon. Hindi katulad na iba na sabihin mong castration. There's a big difference when you say being castrated and being vasectomized. Totoo naman, masaya ang malaking pamilya. Pero sa panahong ito, napuno ng problema at kahirapan. Abay, dapat munang magdalawang isip ha at simulan ng pag-aralan ang family planning. Hindi naman masamang subukan, lalo na kung ito ay magbibigay sa inyo ng kaginhawahan hanggang sa inyong kaapu-apuhan. The Pampakit. Itong pampakit, ang bago nating packaging is meron na siyang bintana. So hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15-gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine, okay? So ito ang tinatawag nating pampakit.